nila ano. Oh, so, grabe yung ano. Nagkuha kayo uli ng movie ni Catherine. Anong stand mo doon? Ako po, of course, Hello Love Goodbye naman po really made history. And yun po talaga yung clamor din ng mga nakapanood nun is to have a part 2. Ako po, ready naman ako anytime kasi yun nga po yung sinabi ko ng kay Direk Cathy nung kinausap ko. Sabi ko, Direk, pag nag-decide kayo ng part 2, ka-cancel ko muna lahat ng schedule. Gawin natin yung part 2. But then again, that's really up to Star Cinema po right now because sila po yung producer and they own the IP rights of the film. Kayo ni Maine, may possibility pa ba na magsama ulit sa isang project? Parang si Maine po kasi sa ngayon based on how I... Hindi na po kasi si Rin kami nagkakausap talaga madalas. And hindi na rin po ako masyadong nakakanood ng TV. But right now, as I can see, medyo mas okay na ngayon si Maine sa mag-settle sa family life niya. And we respect that. And ako, I respect that as well. Binati mo siya nung kasal niya? Yes, I did. Opo. Nagkataon lang po na meron tayong schedule lang kaya hindi po tayo nakapunta. Tsaka yun yung time po na nagka-landslide yata sa Baguio. And then, so, yun. Pero I wished her well and congratulations, of course, sa kanila ni Arjun. So, sino pa sa mga local stars natin ang gusto mong makasama? Aside from Catherine, si Julia, si May, mga nakasama mo na. So, ngayon po, wala, meron pong niluluto for Ann Curtis and Me. Yeah. Po. So, and then... Rom-com? Medyo ano po eh, drama na futuristic po yung concept. Parang direct Irene din po ito. Irene Villamor. So next year na yan. Parang next year po. Tatapusin lang po ni Ann yung film niya with direct Eric Mati. So, Bayan New Year din yan. Ano po? GMA Public Affairs po. Yung collective unit. Yung tapa po yung magpo-produce. Hindi tama ang Viva. Kasi it's a Viva art. Yes po. Pero parang alam, nung nagkausap po kasi kami ni Ann, alam na rin niya eh. So parang ngayon po, inuuna-una lang, tinatapos lang po yung ibang mga projects niya. So yun po, tapos yun po, directing also yung first film po na natapos ko under that's under Viva naman po. Tapos na po, yes, tapos na siya. Tapos this na po siya. So that's with Heaven. Next year po ito sa for streaming po siya. May title na ba? May final title? Well, yun nga eh, ayoko po nga. Hindi ko po kasi masabi kasi ang lumalabas po online is Out of Order. But right now, it's just the working title for the film. Pero we'll see kung ano pong advice ni Boss Vic natin dyan. Ano na streaming platform? Ang sabi po sa akin, not on Viva Max. So, kinumit naman po ng Viva sa atin yun. So, it's either Netflix or Amazon. Yun yung pinakita. Kasi for sure, Aldat, kung Viva Max, handa ka naman. Pero paano nabuo yung concept na magsama kayo ni Heaven? Well, kasi when we proposed po to Viva, Line Production, they said yes, and then parang they gave us full control po to do everything. So, scripting, sa cast, saan i-shoot, and then nung sinabi ko po na ako yung unang ako po yung magdi-direct nito, pumayag din po sila. So, the story came in first, bago po ang cast. So, ang sure lang po dun sa role dun sa brainstorming namin was yung role ko po. As yung lead po ng film. Then eventually, parang syempre in courtesy naman po with Viva and also GMA, we ask lists of actors na kung pwedeng sino po yung mag-star in dun sa film. And then of all the pinagpilian po, parang the team agreed po na I think we should give Heaven a chance for this film. And true enough po, nung natapos namin yung film, iba rin yung grit niya when it comes to acting eh. May dating at saka she knows what she's doing. Nung pre-present ko po yung concept sa kanya, the next day, nagulat ako na nung nag-schedule pa lang po kami ng immersion sa PUC Hall of Justice, biglang nagkaroon siya ng personal niyang immersion sa San Juan Hall of Justice naman. So I mean, yung ganun class, we need actors like that po kasi yung talagang pinagtutuunan ng pansin yung proyekto at saka hindi lang tinatrato to as fly-by-night projects.